The Cheerful Giver. I've entitled our sermon this morning, The Cheerful Giver. But before we go through it, may dako pakiana ha iyo, mga kabugtuan. Am I going through or growing through this pandemic? Ako ba ay dumadaan lang sa pandemic na ito? Or ako ba ay patuloy na lumalago sa kabila ng pandemic? Sa tingin niyo? And as we evaluate and assess one of the most fundamental things that we do sa church, we remind ourselves about giving. Everybody say giving. Sa ating pagbibigay, sa ating offering. Are we going through? Or are we growing in our giving despite this pandemic? No? Nagtutubo lang ba gihap kita in terms of our support and our ministry to the church through our offering, through our giving. In 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15, matutunghayan natin how the church in Macedonia gave for the ministry. So if you have your Bibles with you, and I hope you do, please open it with me to the book of 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15. 2 Corinthians 9, 6 to 15. If you are there, say amen. 2 Corinthians 9, verses 6 to 15. Sabi dito sa magandang balita Biblia, tandaan ninyo ito. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin naman sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa inyo. Upang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. May the Lord add more blessing to the reading of His holy word. Tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong salita. Help us to understand your word and to live it out in our lives. Give us joy, Lord, as we hear from you today. May you be our true speaker, Panginoon. Katagpuin niyo po kami at mangusap kayo sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Are you going through or are you growing through this pandemic? And
dito sa ating giving, no? As we assess, am I growing in my service to God out of the offering that I gave Him? Or the service, kasi hindi lang naman pera, di ba? Yung pwede mong ibigay. Nandyan yung panahon, ministry of presence, and there is also the act of service, paglilingkod sa Panginoon. Well, of course, kung hindi ka sagana sa pera, dapat maglingkod ka sa Panginoon. Kumilos at magtrabaho. Tayo mga kapatid, bilang isang iglesia, ay pinapaalalahanan na maging malipayan kita didahit atin paghatag. May da nanay, iagintaga na ni anakin 100 pesos. Tapos, tinagandaman niyahin 5 pesos. So, 105 pesos. Asa nga barya, ngayon asa nga papel. So, nasa rin nga nanay, nga ito niya anak, anak, ihatag kung ano it am decision nga karayag ihatag did it offering box. So, nag-offering na, ang anak, excited niya. So, nag-offer niya. As after the service, pinakianahan ng nanay, anak, ano nang gin-offer? An 100 or an 5? Sinaring naman ang anak, ang tinaring ang tanay, i-offer niya ang tanan. Nasaan nga nanak? Nanay, han gintaganak ni min kwarta, anak, ighahatag kan Lord an 100. Tapos itatago ko an 5 pesos. Ako nat balon. Pero nasa ring man ang nag-exhort an offering nga kung ano't makakalipay ko naman, eh, di ba? Give cheerfully. As in naman, mas malilipay ak kung akon po na't 100. As siya nga lak ginhulog, 5 la. No? Well, that story reminds me that we need to pass on to the next generation the real essence of giving. Ano bang tinatawag na cheerful giving? Is it kung ano't makakalipay haem? Or kung ano't makakahimaya hit Diyos? Ngan imo na ito ikakalipay. So, there's a trouble nowadays. Because, sabi nga ng isang quote, the trouble is that too many people are spending money they haven't yet earned for the things they don't need to impress the people they don't like. Asya pa naman yung problema yan in terms of materialism. No? Danay tayo mga post didahit social media nga at kinikita ano, anong nga sinisaring, mga vain. No, wala nga. Ano na, before, when you have food on your table, you pray first. Yan na, pinipicturan na anay. So, the trouble is that many people spend money that they haven't earned, na exceed hit pangita. Asya nga makurit sitwasyon hit mga Pinoy yan na. Ngan, makita din hit TV, ano, nagrarally hit nga mga waray trabaho na sering hira, 10,000 pesos dapat it ayuda it gobyerno era. Pero mga healthy man hira. Diba it nga mga anak bayan, bayan muna. So naaro hira yung mga ayuda it gobyerno. And they think that the government owes them, no, money. So as a people of God, it's always timely for us to remind ourselves about this aspect of giving, pagbibigay. Kasi giving is so fundamental in our Christian faith. Bakit? The greatest verse in the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak. So, giving
is not just an ordinary thing in the church. It's so fundamental because our Lord gave. Ang Panginoon nagbigay. Kaya tayo bilang mga anak niya at sumusunod sa kanya, dapat din tayong magbigay. It's so amazing that when I think about ano ang ginhatag haakon han Ginoo, when you think about what God has given you, when God planned to give you something, He did not only give you a job, waray kala niya tagihin pamilya, waray kala tagihin edukasyon, waray kala niya tagihin mga butang nga may danim yana. When God thought about something that He could give to you, He gave you the best because He gave you His Son. Wala nang iba. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. So, when I say giving, it's so fundamental in our faith. Na kapag Kristiyano ka, hindi ka na dapat piritin it paghatag. Kaya kung nahatag ka ha Diyos. Ngan imo ikinalilipay, darahan ginbuhat han Diyos sa imo. So, God is our prime example of giving. Going back to 2 Corinthians, dito sa ating passage, 9 verses 6 to 15, nahinabuin nga pagkukolektahin offering ni Pablo. Paul was collecting offerings, no, for the people or the people of God in Jerusalem. Etong si Pablo, dumating ang panahon sa kanyang ministry, nakatuhiyas sa Macedonia, second missionary journey ni Paul, nasa Macedonia siya. And it Macedonia, dito nagkamayadahin mga Kristuhanen. Nga di nabot ang panahon nga nagkamayadahin krisis sa Jerusalem. Inabat nira ang recession kung habaga. Kaya ano nagkamayadahin kakuri dito sa Jerusalem, which is the main church. No? Main church. Tapos ang nasupport na era, ang outreach. Nangyari yon sa New Testament. Bakit nagkaganoon? Because the central life or work ng mga taga-Jerusalem ay nasa temple. Hanasakop herahan mga Romano na iba na ng trabaho dito ang templo. Ngayon mga Kristuhanon, ang era naging proproklamar, He Jesus na is the way, the truth, and the life. So nagkaroon ng persecution, pinananggal hera. Dito ang era mga trabaho, kulang ng trabaho, kulang na yung pagkaon, may da-persecution. So, there was extreme poverty han mga Kristuhanon dito sa Jerusalem. Persecution plus poverty. But there is a blessing, no? Okay, here comes the Macedonian Christians. Very early sa kanilang pananampalataya, konting-konti pa lang sila. Pero ira kalipay ang paghatag ngadto han era buruhatan ha Jerusalem, particularly han mga kabugtuan dito. We learn the importance of sacrificial and spontaneous giving in this passage. These important principles regarding Christian stewardship need to be expounded in our church. Believers are to follow Christ's example in giving. Ano itatan mahibabaruan nga kaibahan kun atan pagadman ini nga 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 15. The instructions concerning the offering in Jerusalem chapter 9 will allow us to learn the generous management of finances nga ginbuhat ni Pablo. So they gathered an offering, nag-raise ng support itong si Paul para ibigay sa main church. Napaka-selfless nila. Take note, makuri naman na nira sitwasyon, guti pala hera, pero naghatag hera,
even more than what they could give. So, what does cheerful giver means dito sa passage na to? Ano ba ang pagbibigay na may galak sa Panginoon? What does a cheerful giver do? Ano ginbubuhat ito sa nga tao nga malipayon nga nahatag? Number one, a cheerful giver remembers. Everybody say, remember. Oo, inaalala niya. Ano tiya ginhihinumduman? 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Sabi dito, tandaan ninyo, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Sabi doon sa unang word, tandaan ninyo. Remember this, he who sows sparingly will also reap sparingly. He who sows bountifully will also reap bountifully. So what do we need to remember when we give? We need to remember the law of the harvest. Ang galing ni Paul, no? Ani example, it pag-aani. Kung nagtatanam ka ng guti, guti let him, aanihan. Kung damo, itimigin tanam. Pwede ka mag-expect hinda ka ng harvest. So, you remember the law of the harvest. Balaod in. Dere it pwede nga, guti lang yung gintanam, tapos damo anim na harvest. Di dahil pagtatanong, makikita ta. Kung damo itatanigin tatanong, we will yield greater harvest. Number two, we need to remember to not give sparingly, but to give generously. Kailangan, alalahanin natin, kapag magbibigay tayo, generous giving. Okay? Diri hiya sparingly. Hindi yung magkikimkim pa tayo. Generous giving is a giving with open arms sa Panginoon. Knowing that we give to Him and not to the people. No? First and foremost, ngatuhaiya itatan pagkalaw. So, this is the first thing that a cheerful giver does. He remembers the law of the harvest and he remembers not to give sparingly. Pangalawa, he realizes, the cheerful giver realizes. Ano tiya nare-realizar? Verse 7. Let's read. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So dito, makikita natin that a cheerful giver realizes that giving is giving freely. May positive and negative responses sa giving. Okay? The positive responses in giving are as follows. Number one, giving freely. Ibig sabihin, giving with a willing heart. Kusang loob. Bukas sa puso. Because you receive the blessing from God, it's like a springboard you give. Kay nakakarawat ka man ang Ginoo, ihahatag daman yung haiya. Balik ang pagpapanalangin. So, the positive responses, giving freely, and the next is giving cheerfully. Bukas sa loob, at sabi doon sa verse 7, ayon sa sariling pasya maluwag sa loob at di napipilitan sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan.
So giving cheerfully is a positive response in giving. Ibig sabihin, when you give cheerfully, you give with joy. So, when you give with joy, that means to say, malipayan ka, hitim paghatag. Tinagan na ba ka mo hinbuta? Nga iyo karuyag, pero waray ka mo kalipay. Ginhatag niya, aniyo karuyag, pero waray kam kalipay the way he or she had given it. No? May da, mga bata nga bisan guti, nalilipay ka. The right attitude and giver. No? Pareho damit pagbabali did hit mga sugo hit balay, di ba? Kung anim panhugas, nagdadabog, nagkakalupad ang mga binali, pero maringasa, diri daman malipay. No? God is not happy when you are not happily giving. Amen? Bisan pa't gaano kadako ngayong ginhatag. Pero kung di kahit nalilipay, baliwala it. And the next response, that is a positive response in giving, it is giving lovingly. Okay? Because you give with the aim on God's love. You realize that God loves you so much. Ngan ini nga akon igahatag, guti ay lain, kumpara, han nga tanan nga ginhatag ha akon, han Ginoo. Ano na may negative response in giving? So here's a realization of the negative responses in giving in this passage. Number one, reluctant giving. Everybody say reluctant. Oo. Ano it reluctant giving? Showing the unwillingness to give. Nadiri paghatag. Hindi bukas sa loob. Ayaw magbigay. So it illustration hin, kung kamot, na ano? Nasiring. Or nasiring ito. Kinita na kamot bata nga di napaharamit gamit. Di napaharamit ayasan. Hilukas, inaaro ko niya kuan ayasan nadiri. So, reluctant giving is an attitude na unwilling siya magbigay. Another negative a response in giving is compulsive giving. Anong ibig sabihin nun? Giving because it is required. Kinahanglan man humatag. Asya nga nahatag nala. That is negative. So, when we give, it should not be reluctant or compulsive. It should be aimed at God. No? Not reluctantly or under compulsion, but cheerfully. Cheerful giving. Dito, makikita natin that when we give to the Lord our money without the right heart attitude, you better keep your money because God will not be pleased anyway. In the New Testament, financial giving among God's people focuses on grace, generosity, and the heart. Everybody say heart. Kamay sa puso, mga kapatid. So sa mga na-mention ko dito, sa negative and positive responses, what kind of heart do you have today when you give to the Lord? Or evaluate, hanat mga giving hanuna. Ano daw lahat nga kasing-kasing anakon may dahan una? Nalilipay ba't ang Ginoo hanakon paghatag? Anot nga attitude? Take note, I'm not asking you how much did you put on the offering box? The question is, how is your heart? So ano it imo kasing-kasing? It's not about giving or not giving. It's about the heart. Which of these hearts do you have this morning? Have you struggled to decide about your commitment in giving to God's church?
So you should see God as a blesser and a giver, not a taker. Di ba kung nahatag kita at Ginoo, anong ibig sabihin nun? Nangangailangan ba ang Panginoon? Hindi. Hindi naman niya kailangan. Pero para sa atin ang pagbibigay. Kaya ano nahatag kita? Ibig sabihin nun, tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, to His Lordship, to who He is in our lives. Even if it is a command, it should not be a burden, but a joy for believers to give, knowing that God is the one who gave them what we possess in life. So since God is the ultimate owner of all the earth, our wealth, our jobs, everything that we have, the question is never how much should I give God. The question is, how much money, how much of God's money should I keep? Okay? It's not about how much should I give to Him. It's about how much of His money should I keep. Nagtitikang haiya nga tanan. Bisan pa it aton kasug nga ginagamit hakada adlaw. Of course, nagtratrabaho kita. Pero di kang it diin ngayon kasig. Di kang it diin ngayon ginhawa. Di kang it diin ngayon mga kinaadman. Sa Panginoon pa rin galing iyon. So, the question is, how much of that do you give to the Lord? Sabi nga ng isang quote, you cannot have everything. Where will you put it? George Mueller said, God judges what we give by what we keep. God judges what we give by what we keep. Third, nga kinaiya hita sa nga cheerful giver, the cheerful giver reaches out. Everybody say, reaches out. Oh. As it gimbubuhat, hit sa nga cheerful giver. Verses 8 to 15. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 9, verses 8 to 15. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi at nagpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya't buong pagmamahal namin kayong ipinapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. So what does a cheerful giver do? He reaches out. A cheerful giver reproduces. Ano ito yung re-reproduce? Useful gifts. Yun yung kanyang rinireproduce. And these useful gifts are given by God. The ability to produce, nagtitikang sa Diyos. Yung binhi, galing sa Kanya. Yung lakas, galing sa Kanya. Nasa rin nga ni Papa Boyboy, kay agriculturist Mahea.
It ginuula gyap ko nun itit nagpapatubo itim gintanem. Kaya kung di niya pa uranon, patay itanem. So, there's a certain element sa pagtatanim na kinahanglan talaga nimin pagtuo. Mag-aampo ka, Lord, sa naumuran. Mabisigan tak mga tanam. Takay kunwaray irrigation, no? Diri ma, bibisigan. So, ganun din sa pagtatrabaho natin. Minsan, akala ng iba, mayaman na sila, no? Stable na. Kuan na, okay na. Pero, naabot it panahon, kagaya ng pandemic na ito, when God comes in and says, no, you are not in control, I am in charge. So, these useful gifts that we reproduce is from God's ability. Siya yung nagbibigay nito, ayon sa verse 8. Siya ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Siya rin ang nagbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So it is the one, He is the one who provides for the strength and for these things and abilities. Number two, these gifts is for others, no? For the need of others, para matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Sabi doon, pasasaganain niya kayo para sa pangangailangan ng iba. Sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. So, at blessing ngayon, at Ginoo, diri la para haim. Kung gimble-bless ka ni Lord, para rin yon pala sa iba na matutulungan mo upang sila din ay maka-experience ng pagpapala ng Panginoon. Okay? Pero yung problema naman ano, kung ikaw at arisgado didit panimalay, dana ikaw nalit inaasahan magtrabaho. Hello? Kung hinupayat ko, produktibo, dana itiba, hayahay na lang ang buhay. Kasi, kay okay manit kan ati trabaho, okay lak, maaro na lakaiya. Nanay naaabuso din. No? Sugit nga mga nananarabaho at ibang bansa, di ba? Parang ginagatasan. Pag uuli nga hit, kahiniringit mga relatives, mga milyonaryo itira. Hay naman, anakon! Hay naman! Waray nga ni, pangumusta kon. Kumusta ka dito? Namingaw ka ba? Naginuraw ka ba? Nasakit ka ba dito? Danay largo, hay naman ako, pasalubong! So, siyempre, kung sino yung nakakaluwag-luwag, siya yung dapat magbigay. Pero kung waray naman eh, siyempre, dapat kang maglingkod. Alangan naman, nasakit hinanay, waray na nga ninyo na-contribute, di ka pa nakato, nagbabantay naman nila. Diba? Ganon din sa church. Hello? Kung wala tayong maibigay na pera, anong pwede natin ibigay? What is in your hands? Your skills? Your presence. Grabe, itkalipay, may presensya yung tao. Kontra naman uusalitaan eh, di ba? Mamamati. Maano na litit preacher, sige, pag-ampo na lang kita. Di ba? Bisan lang itong presensya. May nga ni problema yung tao, di ba? Ang galing ng, kahit na wala siyang gawin, kahit nandyan lang siya, makikinig sa'yo. So, nakaka-encourage pa rin. So, the ministry of presence, and not only money, presence, we can give our service to the Lord. Ano yung talent mo? Ano yung timayda? Marang ka magluto, marang ka maghugas, marang ka maglinis. Gamitin mo sa Panginoon. Marang ka kumanta. That way, your currency becomes not only money, but your service to the Lord. So a cheerful giver reaches out.
So that in every situation, sabi doon, magiging pagpapala siya sa mga taong nakapalibot sa kanya. So this is what the Macedonian Christians has done sa mga tao doon sa Jerusalem na nangangailangan. Naging pagpapala sila. Imagine, mga young pa sila sa pananampalataya, pero nakapagbigay na sila sa Panginoon. A cheerful giver reproduces unending gratitude. At mga katauhan, magdadayaw ha Diyos, magpapasalamat ha Diyos. Mga nakabutan, nira nga pagpapala, pinaagi han mga tao nga nahatag. Sabi doon sa verse 12, if you'll take a look at verse 12, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang at bukas palad ninyong walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. So magpapasalamat it mga katauhan ng ito Ginoo kay natagan hera. Gratefulness of the recipients. That is true giving. Yung hindi nila kayang suklian, but you gave it anyway. It amazing hit paghatag, kay kung nahatag ka, may nawawara haim. Ngan anwara, nagkakamayada. Pero darin ngayon paghatag, nalilipay ka lagi. Anong gusto mo? Ikaw yung humihingi o ikaw yung nagbibigay? O daya ka, no? O ano pa ito, hatag ka nala? Kontra ikaw at nagpipinan nga ro. Blessing din yon ng Panginoon. Because it creates thanksgiving to God. Yung tipong, naranasan nyo na ba yun? It nga waray na nang kwarta. Tapos, all of a sudden, magtitiksemit Palawan. Wow! Buti pang Palawan. Sana all. Or, it nga, waray na nimig susura, tapos may mga tuktok din itiyo, portahan, may mga duhul. No? Amazing. Those things are indeed blessings from the Lord. And it creates gratefulness to the recipients. Kalipay ang mga taga Jerusalem nga waray na mga trabaho, waray na pinangangaan. Because of this small church, generous givers, they were able to be sustained. So, the gospel is also lived out. Verse 13, sabi doon, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na patapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Oh, ang pagbibigay pala ay patunay. A proof that you obey the gospel of Jesus Christ. Yun yung pananampalatayang hindi lang nasa nguso, pero nasa puso. Inaabat nim it pagmiministeryo haim. It Ginoo, it nga tao. Nga ungod-ungod ngayon. Ano? Years back, nag-inapod-upod akang lolo, may danira pastor's conference, nakwento ko kanina, yung may isang pastor doon tumayo, tapos nagre-reklamo hiyan, sweldo ngayon na nakakarawat, kay guti la, daman niya, anak, pastor hiyan, nasa niya, kulang, it kanan pastor, pagkaan, kulang, it kanan pastor, sugahin. Binak daw naman isang member ng simbahan, dintuhan conference, sinering, pastor, pamimisita gad, ura-ura, di katagan, iting bibisitahon, in ano naman lang ang maida, dida. Ano niya ka-reexit ngayon? Pagtrabaho ga, pastor. Hello? Di ba? Pamisita, pangumusta. Kaya ano, it ministry ba? Preaching lang? No, it's about life transformation. Anong best version ng Bible? Sabi ng isang theologian, hindi daw ESV, hindi NIV. Sabi niya, the best translation
ng Bible na naranasan ko is my mom. Kananay version. Because her version was not only spoken, but it was lived out. No? Iyaigin pakita, sabi ng theologian na yon. So, you might be the only Bible people could read. No? Di rehera nagbabasa Bible, pero kinikita nira nga, totoo nga, iti iya Ginoo. Ini nga ebanghelyo nga iya tinitigdangan, ungod-ungod, darahit iya imbubuhan. Ramdam. Sabihin mo sa katabi mo, ramdam mo ba ako? Ramdam mo ba ako? Minsan, nararamdaman. Danay, makuri. Labi na yan ang panahon. It's hard for us sometimes to reach out to people. Again, this is not only about money, but it could be ministry or service or presence. So, it gives gratefulness to the recipients. It proves the gospel. It is lived out. And third, grace received by the givers. No? Mga panalangin, nakakarawat at mga recipients. Verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa dakilang kaloob ng Diyos sa inyo. Ano daw ang gagawin ng mga recipient sa mga mapagbigay? Ipapanalangin. That's the best encouragement. May masaring ayam, I prayed for you. Kapatid, ginampot na ikaw. Kumusta ka na? No? Sometimes it nga, kumusta? No? Danayit kariyagsin nga hit. Kumustahin mo naman ako. Diba? Pansinin mo naman ako. Danayit mauna-una at pagmumusta, nanginginahanglan. No? Sometimes we need to be sensitive. Bisanit mga nanay or mga kag-anak, nga masering, kada, pamerkado kita. No, 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 no. Adirak. Karayag singin ngayon, hit. Danay, karayag tayo masolo, anak. No? Kakaistoryahan tayo ka. Pagbanding naman la kita. Danay, di kita nakakagets ano, nga mga millennials. It nga masering, kada, dili, pagpanday kita. Tatay naman. Ngayon, karayag nim tatay, karayag nim nanay nga, banding-banding naman. No? At nga, tara, kapi kita. Ano karayag sin ganit? Tara, pagkapi kita. Karayag tabayit nga, caffeine, mapunoy tatlawas yung caffeine, asya bayit, o tumambog kita. Asya bayit, karayag sin ganit, pagkapi kita. Diri, di ba? Ibig sabihin nun, usap tayo. Usap tayo. So, brothers and sisters, it gives grace. No? It produces grace. Dahil sa pagmamahal na ramdam, ito ay magkukos ng pagpupuri sa Panginoon. And lastly, it will be for the glory of God. No? Magbibigay ng kaluwalhatian ng sa Diyos. Kaya sa verse 15, ang sabi doon, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Wow! Gratefulness to the recipients, gospel of Jesus lived out, grace received by the givers, and glory to the Lord because of the people who gave. Sabi ng isang quote ni Martin Luther, I have tried to keep things in my hands and lost them all. But what I have given into the hands of God, I still possess. Okay? I have tried to keep things in my hands and lost them all. But what I have given into God's hands, I still possess. So, para minsan mapalitan ng Panginoon kung anong nasa kamay mo, kailangan mo munang ibigay. No? Kariyagit ginuutagan kahin mamasdak,
But if you will take hold of that which is little and we won't give it away, God cannot give you greater blessings. Sometimes, kinahanglan ng buliwan. At yun yung panahon na bibigyan ka ng mas marami, mas maganda, mas malaking pagpapala. Hindi lang para sa'yo, pero para sa iba. At higit sa lahat, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Let me read to you a poem titled Leftovers. Leftovers. Author unknown. Sabi ng poem na ito, Leftovers. Leftovers are such humble things we would not serve to a guest. And yet we serve them to the Lord who deserve the very best. We give to Him leftover time, stray minutes here and there. Leftover cash we give to Him, such few coins as we can spare. We give our youth unto the world, to hatred, lust, and strife. Then, in declining years, we give the remnant of our life. Left over. May this never be, no? To us. Sana hindi left over ang ibigay natin sa Panginoon. So generous and joyful giving leads to a blessed Christian life. Do you want to be blessed? Sometimes the key to be blessed is to give. Not to others as primarily, but to the Lord first. Sa Panginoon. And then, we will be truly blessed.